Magandang araw sa inyo lahat. Mga gilo namin tagapakinig. Narito na ang huling kabanata ng Liham Kasaysayan na ipinadala ni Digna dito sa ating dulang. Love and Memories. Dahil sa pagkamatay ni Henry, ay umuwi ako sa lugar namin para malimutan ko ang mapait na nangyari sa naging asawa ko. At ang nanay ko at si Uncle Ito ang nag-ayos ng mga papeles na aking minana. At lagi ring bumibisita si Leo, pero sinabihan ko na hindi ko pa kayang magmahal. Minsan ay nagkita sila ni Lodi. At alam mo, Leo, lahat ng ari-arian ni Boss Henry ay nalipat sa pangalan ni Digna. Kaya multimillionaire na ngayon si Digna. At malaking bahagi rin ng share of stocks niya ang nasa kanyang pangalan. Ang ibig mong sabihin, ganoon na kayaman si Digna? Oo, Leo. Kaya isipin mong mabuti. Baka akala niya ay hinahabol mo ay ang yaman niya. Kahit ipakita mong tapat ka sa iyong pagmamahal sa kanya. Talagang totoo ang pag-ibig ko sa kanya, kahit noon pa. Noon yun, pero iba na ang katayuan niya sa buhay. Napakataas na niya, Leo. Kung noon ay hindi niya tinugon ang pag-ibig mo, mas lalo ngayon na malaki na ang pinagbago ng kanyang buhay. Sana sa pagkakataong ito, ay bigyan niya ng pansin ang pagmamahal ko. Kung ako sa iyo, Leo, humanap ka na lang ng iba. Huwag mo nang ipilit ang iyong pagmamahal dahil wala kang mapapala kay Digna. Okay, Ludi. Salamat sa paalala mo. Kailangan ko nang magsakripisyo. Baka maliitin lang ako ni Digna. I'm so blessed I have you. Cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ay, Digna, hindi ka pa ba magpapakita dun sa opisina ng asawa mo? Ikaw ay hinahanap ng inatasan mong manager. Hindi muna, Nay. Huwag po kayong mag-alala. May tiwala ako doon sa pumalit kay Henry. Hindi niya ako lulukuhin dahil meron akong abogado na nagbabantay sa mga kilos niya. Eh, ganun ba? Yung bahay na binili ni Henry, sinong titira doon? Gusto kong doon manatili yung manager at ang pamilya niya. Para may titira sa bahay na yun. Paano naman yung isang malapalasyong bahay? Sino ang patitirahin mo doon? Doon na lang tayo magbabakasyon ni Nay. Kung naiinip na tayo dito, ay kailangan na doon din tayo titira. Ay naku, Digna. Nakakapagod din pala ang paroon at parito ka. Hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay natin, Digna. Opo, Inay. Nagbago ang antas ng ating pamumuhay. Dahil sa ang naging asawa ko ay isang negosyante. At maswerte siya. Kaya umasenso sa buhay. Dahil sa sipag at maayos na pamamahala sa kumpanya. Ay, dako, Edo. Tama yung sinabi mo. Nakinabang tayo sa swerte ni Digna. Tingnan mo, nagpatayo ng magandang bahay para sa atin at kumpleto tayo sa kagamitan at appliances pa.
Oo, Nita. Hindi maramutang pamangkin ko lang si Dina. Para tayong buhay hari at reyna. Hindi na ako nagtatrabaho ngayon. Ako na lang ang namamahala sa malawak na bukirin na binili ni Digna para hindi na tayo bibili ng bigas. Edo, sana dito na sila titirang mag-ina para hindi natin problema ang pera. Huwag kang mag-alala. Isang tawag ko lang sa cellphone sa kanila. Magpapadala si Ate Linda. Buti ka mo. Hindi nagbago ang ugali ni Ate Linda. Kahit mayaman na, ay matulungin pa rin. Kaya lang, kung minsan ang ibang tao ay umaabuso, ang dami nilang diskarte, makakuha lang ng pera kay ate. Hindi ko naman sila mabawalan. Baka sumumanglob nila sa akin at mag-isip sila ng masama. Mapahamak pa ako. Sana naman makonsensya rin sila. Hindi na sila naghahanap ng trabaho para sa pamilya nila, kundi lagi silang umaasa kay Digna. Ay, naku, ang mga tao nga naman talaga. Walang alam gawin kundi mamirwesyo ng kapwa. Ilalabas mo ang iyong nasa kalooban. Hindi mo alam kung maniwala o hindi si Digna. Alam ko na tunay ang pagmamahal mo sa kanya, pero tanggapin mo at sana isipin mo ang mga sinabi ko tungkol sa kanya. Naiintindihan ko, Rudy. Ang lahat ng sinabi, pwedeng magbago na siya at laitin pa ako. Alam mo noon, bago ka palang nakilala, ay napansin ko na mautak siya. Hindi lang puso ang ginamit sa pag-ibig, kundi ginamit din niya ang kanyang utak. Noong sila pa ni Ruben, ay umasenso ang kanilang buhay, kung hindi siya sana namatay. Nako, ang tagal na nating nag-uusap. Baka gabihin ka na sa pag-uwi mo. Leo, wala pa akong asawa. Kaya walang naghihintay sa akin doon sa bahay. At wala ring magagalit sa akin. Baka isipin mo na minamalit kita para kay Digna. Hindi. Alam ko naman, kapag nagsalita ka ay prangkahan. Mabuti nga at may nalaman ako sa'yo. Marami akong natutuhan sa'yo. Ano ka ba naman, Digna? Nasa harapan mo ang masasarap na pagkain. Pero bakit talbos ng kamote na nilaga ang pinagtsatsagaan mo na ulamin? Auntie Nita, hindi lahat ng pagkain ay masustansya. Karamihan ay yung mga murang pagkain ang kailangan ng ating katawan. Oh, tama si Digna. Ikaw naman kasi talagang mahilig sa mahal ng pagkain. Kaya tingnan mo yung katawan mo. Parang poste na ng kuryente na walang korte. Ay, dako. Ingit ka lang. Hindi mo lang nakikita na sexy ang aking katawan. Oo nga, Uncle. Ano bang usapan ninyo nang iniwan ninyo sa Maynila? Kailan daw sila uuwi dito? Wala naman siyang sinabi. Nung umalis ako sa kundo ninyo, kasama niya ang kumari niyang si Vicky. Ha? Umuwi na pala ang ninang ko, Vicky, na nanggaling sa Hawaii. Siguradong magkasundo na yung dalawa dahil mahilig sa ballroom dancing ang ninang ko. Mabuti kung maglibang din ang nanay mo dahil wala na siyang problema sa buhay ninyo. Kundi
magsaya na lang siya. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Aha! May humintong tricycle sa harapan. Sino kaya ang dumating? Teka, tingnan ko nga. Aha! Si Leo pala. Nandito na naman. Ah, malapit na dito. Papasukin ko daw bago ko sabihin na may bisita si Digna. Aling Nita, nandito pa si Digna? Oo, Leo. Sige, pumasok ka. At tatawagin ko siya. Salamat po, Aling Nita. Sige, dito ka muna at maupo. At sasabihin ko kay Digna na meron siyang bisita, ha? Opo, Aling Nita. Hintayin ko na lang siya dito sa salas. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Ha? Si Leo, auntie? Nandito siya? Sabihin ninyo, sandali lang, at lalabas na ako. Digna, nag-aayos ka pa. Dati-rate, basta ka nalang humaharap sa kanya. Bakit gayon, inaayos mo pa ang kilay mo, ha? At, nagpabango ka pa. Teka, iba na yung kilos mo, ha, Digna? Auntie, wag na ninyong pansinin ang ginagawa ko. Basta lumabas na kayo doon, at sabihin niyo sa kanya na maghintay sandali. Kausapin ninyo para hindi siya mainip. Sige na, auntie. Ay, nako. Para kang dalaga na nililigawan. Ang daming arte sa mukha. Leo, kumain ka na ba talaga? Baka nahihiya ka lang. Hindi po, Mangido. Tapos na po akong kumain. Doon sa tapat ng terminal ng bus. Ikaw bala. Baka sabihin mo, hindi ka namin inanyinahan na kumain dito. Huwag po kayong mag-alala. Talagang kumain na po ako. Sige, hintayin mo na lang sila rin na. At tinatawagan ni Nita. Opo, Mangido. Maghihintay po ako. Hindi naman po ako nagmamadali. Alam mo, Leo, ang tiyaga mo sa aking pamangkin. Sana ikaw na ang maging kapalit ni Henry. Parang katulad mo, ugali niya. Ganoon po ba, Mangido? Salamat po kung nagustuhan ninyo ang aking ugali. Sana yeah. Ganoon din si Digna. Ayan, but sasabihin ko kay Digna para hindi na siya magkamali sa pagpili ng mamahalin niya. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Buti at napasyal ka dito, Leo. Ang tagal, bago ka ulit pumunta dito sa bahay. Hindi ba ako nakakaistorbo sa pagpapahinga mo, Dina? Maaga pa naman. Leo, hindi ka ba nahihirapan sa pagpunta mo rito? Malayo itong lugar namin sa Maynila. Hindi naman, Digna. Kaya lang, baka ito na ang huli kong pagpunta dito. Aha? Bakit? Saan ka ba pupunta? Mag-aabroad ka ba? Hindi.
hindi ko pa alam kung saan. Kaya pumunta ako dito para ipaalam ko sa'yo. Sige, di na. Hindi na ako magtatagal. Aalis na ako. Ano? Ang dali mo naman. Meron ka bang pupuntahan? Wala, Digna. Gusto lang kitang makita. At ngayon ay nakita na kita. Nakita ko nang hindi pa nagbago ang ganda mo. Magmula nang makilala kita hanggang sa ngayon. Sige, aalis na ako. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matutunang magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Digna, ano ang ginawa sa iyo ng Leo na yun at umiiyak ka? Meron bang sinabi sa'yo at nasaktan ka? Wala po, Auntie. Nagtataka ako. Bakit nagbago na ang pakikipag-usap niya sa akin? At nagpaalam agad sa akin? Ha? Ano kayang nangyari sa kanya? Baka naman natakot na siya. Dahil sa mga nangyari sa naging asawa mo, sino naman ang magmamahal sa'yo kung mamamatay pa? Ito kaya ang dahilan, Auntie. Kaya pinili niyang lalayo na lang siya. Wala nang ibang dahilan, kundi ang nangyari sa naging asawa mo, Digna. Kaya hindi na itutuloy ang panliligaw niya sa iyo. Ngayon pa siyang sumuko. Kung kailan naging malapit na ang loob ko sa kanya. Dako, Digna. Huwag mo nang iyakan si Leo. Isa siyang duwag. Hindi niya kayang ipaglaban ang kanyang pagmamahal sa iyo. Kaya taba na. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Leo? Ano bang iniisip mo? Hindi mo ba kayang limutin si Digna? Hindi ko pa alam, Ludi. At sana matulungan mo ako. Oo, Leo. Alam mo naman, meron akong pagtingin sa iyo. Kaya gagawin kong lahat para malimutan mo si Digna. Alam mo, Ludi, nahihiya ako. Kung ipilit ko pa ang aking sarili, na alam kong hindi ako bagay sa kanya dahil sa kalagayan niya ngayon. Hindi ko na siya maabot. Kaya yan ang dahilan na kahit masakit sa loob ko, hindi ko na siya guguluhin. Talagang ganyan ang dapat mong gawin para hindi ka na maguluhan at maging maayos ang buhay mo. Tama ka. At siguradong marami ang kukontra sa mga kamag-anak ni Digna kung sakaling malaman nila na ako na isang pangkaraniwan ang buhay ay iibig sa tulad ni Digna na isang ubod ng yaman. Oo nga, Leo. Kaya kung ano man ang plano mo, handa akong sumuporta sa iyo kahit habang buhay. Ikaw lang ang inaasahan ko, Ludi, upang makatulong sa akin na hindi ko isipin ang tungkol kay Digna. Lilimutin ko na siya. Tama. Yan ang dapat mong gawin. Alam ko na malalagpasan mo ang problema mo. Huwag mong isipin na meron kang minamahal na hindi mo na makakamit ang pagmamahal niya. Dahil iba na ang buhay niya. Kaya dapat mo lang siyang kalimutan at hindi mo siya kapantay sa kanyang pamumuhay. Kaya limutin mo na si Digna. Yan ang bagay na dapat mong gawin para hindi na maguluhan ang buhay mo. Thank you.
nagpakita sa akin si Leo. Kahit mayroong mga nagpapahiwatig na maligaw, ay hindi ko na sila pinansin. Dahil hinihintay ko pa rin ang muli naming pagkikita ni Leo. Hindi pa rin ako nag-asawa dahil natatakot ako. Baka mangyaring muli na mawala ang aking mamahalin. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat, Digna. At diyan na po nagtatapos ang liham na ipinadala ni Dina. At naway, nakapulutan ninyo ng aral sa buhay. Ano mga kaibigan, hanggang sa muli ninyong abangan ang aming mga bagong isasadulang liham dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, June Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.